GMV Tech Vlog. Isang makulimlim na hapon po sa inyong lahat. Muli po, nandito po yung inyong katech na si GMV Tech Vlog. Sa hapon pong ito, may ituturo po ako sa inyong Samsung na wala po siyang picture. Bali po ito po lang Samsung na to ay nabili ko po sa Magbubuti. Ang ituturo ko po sa inyo sa hapon po ito, kung gaano po ang kahalagahan ng voltage checking, makikita nyo po. Bali po, papaanda rin po natin ito. Magiging okay, maniniwala po ba kayo na magiging okay po itong TV na to? Dahil dito lang sa wire na to, dun po ang abangan nyo. Bali, start na po tayo. Bali, ito po, isasaksak ko na po yung unit natin. Ayun, nag-trigger na po ang ating relay. Bali, dito po tayo sa B+. Tingnan po natin kung may voltage siya. B+. Ay, teka lang po, nakikita ang aking tester. Bali po, papakita mo natin yung tester. Sandali lang po ha. Para makita nyo po yung voltahe niya. Bali po, naka-indicate po dito pala sa board na to ay 123 volts. Ngayon, susukatan po natin siya. Ayan, dito. Tusukin natin sa pin ng B+. Ayan, nakita nyo po. Nag-grading na po tayo. Nakakuha po tayo ng 123 volts. Ayan, okay po yung B+ niya. Good. Bali, ito po pala. Pinalitan ko po yung tester natin. Papakita ko po sa inyo dito sa actual sa ating digital tester. Bali po, tutusukin natin dito sa mismong pong B+ niya. Tingnan po natin kung eksakto po na 123. 123.22. Ay, 123.2. Bali po, eksakto po yung ating voltage na nakuha. 123 volts po sa naka-indicate sa kanyang. Bali, ito po, naka-select po ako sa buzzer mode. Papakita ko po sa inyo ha. Mag-umpisa po tayo dito sa heater, sa flyback. Meron. Tapos dito tayo sa may fusible. Okay. Sa kabila, sa tatawid sa kabila, meron. Tapos papunta po tayo dun sa baba. Yun po yung sinasabi ko. Dito sa baba. Dito. Dito sa problema niya. Ito. Konektado pa po ako sa ano ah. Nakatusok po kayo lagi doon sa mismong heater po ng ano ng flyback. Ganyan po mag buzzer mode po. Para mabilis niyo pong malaman ko sa piputol. Bali po ito, tutunog po ito, makikita nyo. Pero nung nag voltage checking po ako, wala po, hindi po mapasok po kasi po tatayan nata ng ipis. Ayun, meron po. Akalain ko po kanina okay po siya eh. Pero nung nag voltage checking po ako, wala na po. Ayan. Tapos, tinest ko po dito sa mismong CRT. Dinire ko po dito sa kanyang heater. Dito, tumutunog din. Ibig sabihin po, buo yung linya. Pero nung nag-actual voltage checking po ako, dun ko po nakita yung problema niya. Ito po yung kahalagahan nun. Bali po, magbo-voltage checking po tayo. Papakita ko po sa inyo. Bali po yan, magbo-voltage checking po tayo. Nakaset po tayo sa tester ng 10 volts AC. Dito po ah. Lagi nyo po tatandaan, pag yung heater pong hinahanap natin, 10 volts AC po. Kailangan po kasi may baga po dun sa mismong tube po niyan. Pag wala pong baga-baga yan, ibig sabihin wala po tayo heater. Kaya po madilim yung screen natin. Pakita ko po sa inyo. Bali, pupunta tayo dito. Ito na pong problema niyan, mga bro. Bali, ito po. Ayan, nakita nyo po yung tester. 5.8. Punta tayo sa fuse. Medyo mahirap po kasi mag-tester pag wala pong tagahawak ng video camera. Ayan.
meron 5.8 kabila, meron ito na po yon. Papakita ko po sa inyo ng wala, bakit po nawala dito. Bali dito po yan. Pansin nyo po, hindi po pumalo lang ng konting tester natin, napakahina po. At dito sa mismong CRT, ayan po, punta ako sa heater dito. Ay, wala po ako nakuhang reading. Kaya po yung screen natin, madilim. Ayan po. Pero nung nag-buzzer con po tayo kanina, okay naman po sa buzzer mode. Pero pag nagdating po sa voltage taking, hindi po dumadaloy ng matino po yung voltahe natin sapagkat po yung linya ay tadaanan na po ng kwan. Ibig sabihin po, hindi na po maganda yung daloy ng kuryente dahil po naihian ng ipis or parang nagbabakbak na po yun. Kaya malfunction na po yung supply. Kaya yung po ang kahalagahan ng voltage checking at buzzer mode, pagtitest po, doon yung po makikita po yung problema niya talaga. Bali, tingnan po natin sa screen. Ayun po, wala po siyang picture. Bali, ito po. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo yung gagamitin po natin. Magjumper po tayo ng wire. Magmula dito po sa... Ayan, zoom in ko lang. Magmula po dito sa may mismong fuse po niya. Galing po dito sa may mismong heater po ng flyback. Linya po na yan. Papunta po dito sa may mismong fuse niya. Dadan pa rin po natin ng fuse lagi po ha, for safety po tayo. Ito po yung linya, tapos tatawid po ng fuse. Doon po tayo maghihinang. Tapos po, papunta na po tayo dito sa mismong dito po. Pababa po, ayan po, makikita nyo po yung maliit na linya na yun. No? Naiihihan po ng iipis eh, ayan po. Ayan, ijo-jumper po natin dyan. Para po pumasok na po yung supply, papunta po dito sa may wire. Patugon po doon sa mismong CRT board, sa mismong heater niya. Dito sa may mismong heater, ito. Ito po yung heater. Ayan, hindi po ganong kita. Papunta po dito. Bali, hindi ko po ikakat yung video. Papakita ko po sa inyo, nahihinangin po natin para masundan po ng mga newbie. Bali, ito po. Bali, hinangin ko na. Sao po sa inyo, papaliwanag mamaya. Ayan, bali nahinang na natin dito. Ito po yung papunta dito. Flyback. Tatawid papuntang fuse. At papunta po dito sa mismo. Ayan. Papunta po dito sa papunta po dito sa mismo connector po ng mga wire papunta pong CRT. Bali, yan po, na-jumper na natin. Ngayon po, voltage checking po natin siya. Sasaksak po natin yung unit. Bali po yan, nag-trigger na po yung relay natin. Ngayon, tingnan po natin yung supply po doon po, papunta po dito. Kung nakatawid na po yung ating 5 volts na AC. Ayun, pumalo na yung tester natin. Nakakuha tayo ng 5.8. Ngayon, pupunta po tayo dun sa mismong CRT board. Tingnan po natin. Kung pumasok na po yung supply po dun sa CRT board. Bali, ito po. Ito po yung supply ng heater. Ayan, okay na. Pero po tayo, ayan, yun po yung sinasabi ko sa inyo, medyo po bumaba ng konti dahil po dumaan sa mga resistor, nakasukat na lang po tayo ng 4.4 volts AC.
Ngayon, pupunta po tayo sa screen. Titingnan po natin kung okay na po yung gawa natin. Pwede po yan. Okay na po yung gawa natin. Ngayon, ipipix na lang po natin to para i-testing po natin sa kanyang cable. Ngayon, test na po tayo. Power on na po natin. Bali po yan, okay na po yung ating unit. Kaya lang po mag-troubleshooting ng step by step. Pag nawawala po kayo ng heater sa mismong picture tube, ganoon lang po mag-trace, ipapasol mode nyo po at ipo-voltage checking nyo po. Sana po nakatulong po ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching at God bless po sa inyo na. Maraming salamat po. GMV Tech Vlog.